Kung matumba ka, hindi ka magagasgas kasi ayun yung isang tip na pwede natin gamitin. Medyo mas effort ka dun na ikabit siya or tanggalin. Sa experience ko, mas madali ko natatanggal yung cleats. Pag... Tuturuan ka pa ni Vincent, oh. Hindi ka na. Ayap naman yan. Love! Huwag ka na mag-ganyan! Selfon mo talaga po. Ang hirap ng plate. Ayaw. Ipain ko na gasgasan na ata. Wala na mo. Usapang clips or clipless shoes, clipless pedals. Yung matumba, normal lang yun. Lahat pinagdaanan yun eh. Kahit ako nung nagsimula akong sumubok, gumamit ng ganun. Nakadami rin ako ng tumba. Ang sabi nga sa akin nung time na yun, kailangan mo daw matumba ng 3 beses. Yun yung panakot eh. Kumbaga, kung natumba ka na ng isa, syempre, ayaw mo nang maulit, pero kailangan mo pa matumba ulit ng 2 bago mo siya ma-master. Yun yung biroon sa ganyan. Pero yung pagtumba, normal lang naman talaga dyan sa pag-aaral na yan. Kasi hindi mo pa abisado eh. Kumbaga yung muscle memory na kung ano yung kailangan mong gawin para hindi ka tumumba, hindi mo pa alam. Foreign sa'yo eh, kasi ngayon mo na siya gagawin. May mga clipless pedals na pwedeng ma-adjust yung tension or yung higpit kung paano sasakay yung attachment dun sa pedal. May mga adjustment yan, especially sa Shimano. Pwede mong luwagan para madaling maipasok. Madaling mo rin siya matatanggal. Ako, nung nag-start ako mag-aral sa ganyan, sa pag-clipless, sinagad ko talaga na maluwag. Ganun yung sa akin. Para madali ko lang siya mapasok, madali ko lang siya matanggal. Kasi kung sobrang sikip niyan, grabe din yung pwersa ang kailangan mo ibigay bago mo siya ma-shoot. Tapos, bago mo rin matanggal, grabe din yung pwersa na kailangan mo. So, kung beginner ka, maganda na iset mo lang siya ng pinakamaluwag. Tapos, kung naluluwag ka na, sobrang luwag na para sa'yo, pwede mo naman adjust unti-unti. Meron pwedeng pihitin na bolt dun sa pedal para ma-adjust siya. Tapos, meron ding iba't ibang klase ng attachment na bala. Pwede mong pagpilian, depende sa trip mo. Kung gusto mo single release lang or multi-release, kung gusto mo pag ganun lang, single release lang, isang way lang para matanggal siya. Kung gusto mo naman yung multi-release, yung iba't ibang pihit ng paa, matatanggal yung sapatos mo dun sa pedal. So, mas pang beginner friendly yung multi-release kasi kung sakaling magpanik ka, matatanggal mo siya. Kung makalimutan mo na itwist yung paa mo, kung pinilit mo lang siya matanggal, matatanggal siya pag multi-release. Depende rin sa system, kung anong gamit mo, kung anong brand. Sa Shimano, alam ko, yun, meron yan sa Shimano. Or pang MTB na klase na clipless, meron siya. Ang ginawa ko nung dati, 1 foot lang muna yung kinakabit ko na clits. Kanan ko lang lagi, yung nakapasok. Kaliwa kong paa, hindi siya nakashoot, nakapatong lang siya doon sa pedal. Yung kanan, siya yung nakaka-attach. So, siya yung pinipedal ko. Siyempre, sumusunod naman yung kaliwa. Ganun yung ginagawa ko para just in case, kailangan ko tumukod, nakaready na yung kaliwa ko. May tutukod ko siya. Yung kanan ko, nakakabit lang. So, ganun lang, hanggat makasanayan. So, depende kasi sa inyo kung ano yung paa nyo na mas dominant kayo na binababa lagi ng una. Ako kasi, sa bike, pag titigil ako, una akong binababa yung kaliwa kong paa. Kaya yung kaliwang paa ko yung hindi ko na ikakabit. Yung kanan ko, yun yung nakakabit sa cleats. Hindi yun yung lagi kong tinutukod eh, na paa kapag iinto ako. So, isang paa muna, practice mo, nakapasok siya. Tapos, pag tatanggalin mo, practice mo, tanggalin mo. Kung hindi mo matanggal, may kaliwa ka pa. May pantuod ka pa sa kaliwa. So, ganun lang yung pwede mong gawin. Isa pang tips na nakuha ko dati, nung pinapractice ko yun, sabay ko tinatanggal lagi yung paa. Pinapractice ko na sabay sila matanggal. Para sigurado, kasi may times din na nagtanggal ka sa kaliwa, tapos bumagsak ka dito sa kanan. May times na nangyayaring ganun. Wala kang laban dun kasi hindi mo natanggal yung kanan. Para sigurado, tanggalin mo pareho. Kung saan ka matumba, may paa ka na pantutukod. So, isa yun sa tip na ginamit ko dati. Sabay ko silang tinatanggal. Yung pag-clip in, clip out, muscle memory kasi yan na dapat maging automatic na sa'yo. Paano mo mapapractice yun ng safe? Pinakamagandang praktisan,
is naka-steady lang yung bike, yung hindi maandar. Ginawa ko nung dati, practice muna sa pader. Nakasandal ako sa pader yung bike para hindi ako tutumba. Tapos, dun ko pinapractice na ipasok yung cleats, tanggalin, ipasok, tanggal, ganun lang. Clip in, clip out, clip in, clip out. Hanggat makabisado ng paa ko yung motion ng pag-clip in, pag-clip out. Hindi ka agad sa umaandar na bike kasi, yun nga, pwede kang matumba dun. Pwede nakasandal ka sa pader. Mas maganda kung meron kang trainer. Yung steady lang yung bike, hindi siya tutumba. Okay din dun kasi, dun mapapractice mo na pumidal. Tapos tanggalin, kabit, pumedal uli. Ma-practice mo pag nasa trainer ka, na safe ka, na hindi ka tutumba. So yun, kailangan yun, yung muscle memory, makabisado ng paa mo, yung motion ng pagkabit, pagtanggal. Hindi naman basta itinapak mo yan dun sa pedal, papasok ka agad yan eh. Kakapain mo pa yan eh, kakapain pa ng paa mo yan kung saan siya shoot. Eh yun, kailangan din makabisado ng paa mo kung saan ba yung pwesto na papasok siya. Hindi lang basta itinapak mo, kakabit na yan, hindi ganun eh. Hahanapin mo pa. After mo mag-practice sa steady na setup, nakasandal ka sa pader or nasa trainer, pwede mo nang itry sa maandar na bike, pero mas maganda, nasa safe ka na environment. Dito kasi sa video ni Boss Toyo, nagpa-practice siya sa kalsada na may mga dumadang ibang mga sasakyan. Eh, para sa akin ha, medyo delikado yun kasi what if tumumba ka dun, may dumaan na sasakyan sa'yo, may motor, may tricycle, eh, hindi naman nila, syempre, ini-expect na nagpa-practice ka pala ng cleats, diba? Pwede ka palang tumumba. Eh, what if may makasagasa sa'yo dun kasi medyo busy yung road kung saan siya nagpa-practice. So, pinakamaganda kung saan walang ibang dumadaan mga sasakyan. Safe environment, safe space. Doon sana. Sabi pa nga sa akin dati, mas maganda daw sa damuhan para kung matumba ka sa damuhan, hindi ka magagasgas kasi damo yung babagsak mo eh, lupa, makinis. Huwag sa simento kasi pag simento, gasgas yung bike mo, gasgas ka. Ayun yung isa pang tip na pwede natin gamitin. Isa pang nalaman ko sa paggamit ng clutch pedals is mas madali pa lang tanggalin at ikabit kapag yung paa mo nasa baba or nasa 6 o'clock. Diba, ito yung pedal. Pag naka, yan, pantay yung paa mo, pag umikot yan, may isang nasa baba. So, mas madaling ikabit dun, tanggalin, kung ano yung nasa baba. Kung ano yung medyo mas stretch mo na paa. So, kung ito yung isa mong paa, yung kaliwa, nasa taas, medyo mas effort ka dun na ikabit siya or tanggalin pag nakataas siya. Siguro kasi nakabend yung tuhod mo, yung leverage, parang ganun. Sa experience ko, mas madali ko natatanggal yung cleats pag nasa baba. So, ang ginagawa ko, since yung kaliwang paa ko yung mas lagi kong tinatanggal na una, kailangan ko siyang ibaba na ganyan, saan ko siya tatanggal. Ganun yung ginagawa ko. So, sa mga kapadyak natin dyan na nagbabalak na gumamit ng cleats or clipless shoes or pedals, practice lang, makukuha din yan. Ako, kahit matagal na ako nakagamit yan, pag matagal akong hindi gumamit ng ganyan, like sa MTB kasi sa Enduro sa trail, hindi pa ako nagkiklits din. Naka-flats lang ang gamit ko doon. So pag ginagamit ko tong gravel bike ko, yan, nakaklits kasi yan. Lagi ko sinasabi kapag lalabas ako, nakaklits ako. Ang tagal nun. Siguro mga 5 kilometro, ganun pa rin yung sinasabi ko, nakaklits ako. Para hindi ko siya makalimutan. Kasi yun yung magpapatumbo sa'yo. Pag nakalimutan mo nakaklits ka, mababadaan ka sa may mga traffic, mga ganun. Tapos nakalimutan mo nakaklits ka, tutukod ka, di mo natanggal, doon ka tutumba. Ganun lang. Practice lang, tsaka huwag kakalimutan. May nabasa akong comment dun sa video ni Boss Toyo. Sabi, pinangharabas daw kaagad yung kalahating million na bike. Siyempre, yun yung bike niya eh. Ang sinasabi daw, dapat nag-practice daw muna sa murang bike or bike na okay lang magasgas. Siyempre, yun yung bike niya, tas pera niya naman yun, diba? Hindi nga lang to applicable sa iba. Kasi siyempre, hindi naman lahat merong bike na pwedeng gamitin praktisan na okay lang magasgas. Pero hanga din ako kay Boss Toyo kasi grabe yung pagiging porsigido niya na matutunan ng magbike. Parang kailan lang ata siya nag-try na magbike eh. Tapos nakita ko, sa ahon kagad siya dinala. Which is common na pangyayari na yan sa mga newbie. First time mong bumili ng bike, dadaling ka nung nag-iaya sa'yo sa ahon kagad. Kumbaga, bubudulin ka kagad. Ipapalasop sa'yo kagad yung hirap at sarap ng ahon. Parang neto lang naman siya na nag-bike-bike ng ganyan. Tapos, nag-clits ka agad siya. Nagkalakas ng loob ka agad siya. Ako, halos taon din ata bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumubok mag-clits or clipless shoes and pedals. Taon din kasi alam ko yung risk eh. Alam ko yung pwedeng mangyari kapag gumamit ako noon. Noon time na yun, takot ako. Eto si Boss Toyo, parang wala pang isang buwan, araw pa lang, nung bumili ng bike, nung nag-start na mag-bike, nag-clipless ka agad siya. Grabe. Kaya
malupit ka, Bustoyo. Siguro, yun din kasi yung pressure kapag road bike ka, di ba? Parang sinasabi nila may stigma na hindi bagay kung naka-flats ka sa road bike, naka-rubber shoes ka, kumbaga masisira yung forma. Siguro, ganun, may pressure. Pagkaganan. Pero sa totoo lang, okay lang naman kahit hindi ka mag-clipless ka agad eh, sa road bike. Kung sa flats ka mas komportable, mas panatag, edi yun yung gamitin mo. Huwag ka magpadala sa kung anong sasabihin ng iba. Kung ano yung forma, hindi naman yun importante. Ang importante eh, mas sinisipag ka mag-ready, mas ginaganaan ka na mag-ready. Happy ka sa pagbabike mo, mas importante yun. Eh, siyempre, hindi maiwasan yung mga ganyan. Pressure, peer pressure. Eto, dagdag tips na lang to. Ano ba yung mga danger zones para sa ating mga gumagamit ng clipless? Ito yun. Una, stoplight. Pag may stoplight, alerto ka na dyan na magtanggal. Kasi hindi mo alam, titigil yung mga sasakyan, mag-i-stop yung stoplight. Siyempre, susunod tayo sa stoplight kahit na siklista tayo. Kasi for safety din natin yun. Pag nagpula, tigil tayo. Huwag natin pipilit na dumiretso. Kaya ready tayo dapat yan na magtanggal ng cleats kapag may stoplight. Tapos pag traffic, siyempre, pag mabagal yung takbo ng mga sasakyan, patigil-tigil, di ba? Pag may sasakyan ka sa unahan, alerto ka na dyan, magtatanggal ka. Ako, usually, pag ganyan, hindi ko na kinakabit yung isa na pa ako sa cleats. Para, yun eh, ready pantukod. Tapos, kakabit ko na lang siya kapag yung daan sa unahan ko is clear na. Yung wala talaga ako nakikita. Ibang mga sasakyan, ganun. Kumbaga, yung makakadiretso ako ng padjak, doon ko pala kakabit. Para safe. Tapos, kung may mga tao o mga pedestrian, mga tumatawid sa kalsada, isa din yun. Sa dapat, alerto ka. Kasi, siyempre, bagay mo ba yun? Di ba? Hindi. Dapat, yun, ready ka na magtanggal kapag ganyan. Kapag baka may tumawid kasi, or may tao sa unahan mo na hindi ka makita, maharangan ka. Di ba? Kung mabigla ka ng preno dun, tapos hindi ka nakapagtanggal, simple lang ka. Isa pa, hayop. Ano ba yung usual ng mga suspect dyan? Aso. So, kapag may aso sa kalsada, siyempre, pag binangga mo yun, simple lang ka. Tsaka, siyempre, kung babanggain yun, dapat ready ka rin dyan magkalas ng cleats kapag may nakakita na aso sa kalsada. I-ready mo na yung isang paa. Tapos yun, enjoy lang. Tsaka, ingat sa pagpapractice, baka may injury. Kasi, may risk pa din dyan sa paggamit niyan. Either sa pagpapractice mo or sa actual na use mo kapag nag-ride ka na, pwede ka ma-injure. Kasi nga, pwede nga sumemplang. Eh, yun lang. Congrats kay Boss Toyo. Tunay ka na na siklista kasi una mo chinecheck yung bike mo kung nagasgas ba siya bago yung sarili mo or hindi mo na i-check yung sarili mo. Yung bike na lang eh. Hanapin mo kung saan siya nagasgas eh.